Sir, dapat ba talaga 120 months talaga ang ihulog bago maka-avail ng pension? Doon lang sana akong katanungan about sa asawa ko, member ng SSS. Namatay ang asawa ko last 3 years here in Japan. And the last time I checked, hindi po ako ang beneficiary niya. Ako? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sir, dapat ba talaga 120 months talaga ang ihulog bago maka-avail ng pension? Yes. Tama po, Ma'am Luz Valier. Uh-huh. Dapat po 120 months talaga ang mahulog para po tiyak kayong maging eligible na magkaroon ng buwan ng pension pagdating na inyong retirement na hindi po ba bababa sa edad 60. Napakadali dapat sa ating paniniwala, madali dapat maabot ang 120 contributions, Vanjie. Yes, dahil katumbas lang po yan ng 10 taong hulog. Hindi po kailangang dere-derecho. Dahil total, minsan naman sa buhay ay wala tayong hanap buhay. Yan ang realidad. Kung walang hanap buhay, walang kita. Kung walang kita, hindi kailangan maghulog sa SSS. 120 contributions, 10 taong hulog lang yan, Vanjie. Ang katumbas, hindi naman kailangan dere-derecho ang hulog. Karamihan naman sa atin, may kakayan na maghanap buhay ng 40 taon. Tama. Di ba, Vanjie? Yes, kunyari, age 20 hanggang 60. 40 years yun. Pero makasampung hulog man lang kayo, tiyak na po kayo magkaroon ng buwan ng pension mula sa SSS pagdating na inyong retirement. Yung sana po, kung kayo rin lang ay naghahanap buhay at kumikita pa, lagpasan nyo na po ang inyong hulog sa SSS. Ilagpas nyo na po nang lagpas sa 120. Dahil mas maraming kontribusyon sa mas mataas na bracket, mas malaking pension po. So, ang hulog po sa SSS kung kinakailangan. Baka matandaan mo, Vanjie, noong unang mga dekada ng SSS, siguro unang 2, 3, 4 na dekada ng SSS, Miss Sandra, mababa po ang contribution rate. Mababa din po ang hulog sa SSS. Ibig sabihin, kung hindi naman kailangan magpataw ng mataas na contribution, hindi naman gusto gawin na SSS. Yun lang, pag sa mga unang mga dekada kasi ng SSS, ang mga miyembro ay naghuhulog pa lang. Wala pa pong masyadong eligible na magkaroon ng retirement pension kasi bata pa ang SSS eh. So sa mga unang dekada. So yung mga naghahanap buhay, puro hulog lamang po sa SSS. At dahil wala pang retirement pension halos na binabayad noon, kaya po ng SSS na ganoon po kababa ang contribution. Ngayon, Vanjie, 65 years old na ang SSS, kailangan na rin magbayad ng maraming pension sa maraming mga naghulog dati na retiring na ngayon. So as we grow old, as SSS grows old, dumadami na po ang kailangang bayaran ng buwan ng pension. Pero inaaral yan ng ating actuarial and risk management group na pakonti-konti lang ang pagtaas ng contribution. Ayaw naman nating binibigla.
So nung bago ako sa SSS Banji noong 1997, okay. 8.4% lamang ni Sandra ang contribution rate noon. Uh-huh. At hindi ang at ang portion po ng sweldo na kino-cover na SSS noon ay nasa mga 12,000 lang. So nung tumatanda ang SSS at dumadami ang nagiging pensioner, kailangan i-adjust yung 8.4% na contribution rate ng dahan-dahan para pantay ang pasok ng pera sa SSS at ang paglabas ng pera sa SSS bilang bayad sa mga pension. Balance. Medyo mahaba po yung sagot ko sa inyo, Ma'am Sandra. Pero ang ibig ko lamang po sabihin ay kailangan pong i-adjust ang contribution rate ng kahit anong pension fund sa buong mundo. Correct. Pag dumadami na po ang nagiging pensioner. So, yun po ang ating ginagawa. So, pagdating natin ng 15% contribution rate sa 2025, dahil yun ang nakasaad sa batas, umaasa ako, Miss Sandra, na magiging stable. Excuse me. Magiging stable na po tayo sa 15% contribution rate. At hindi na ho siguro natin yan gaanong itataas pa sa hinaharap na panahon. Mm-hmm. Dahil ang 15% contribution rate ay maaaring maging angkop na sa pangmatagalang buhay ng isang pension fund. Katulad ng SSS. Simulan natin dito kay Yvonne Eduave. Sabi niya, available pa ba ang condonation at meron po bang installment for 2 years? Okay. Yvonne, hindi mo nilinaw kung yung tanong mo ay tungkol sa contributions o sa loan. Ang hula ko ay tungkol sa loan yung inyong tanong. Mm-hmm. Kasi kayo ay miyembro, no? Yes. Miyembro. Kasi yung may condonation program tayo, Vanjie, for employers. Mm-hmm. Mayroon din tayong condonation program for members na may utang sa SSS. Mm-hmm. So, yes, mayroon tayong consolidated loan program with condonation of penalties. Mm-hmm. Marami na kaming pinost din sa ating social media accounts kung paano mag-apply diyan. Ang style ng SSS diyan ay i-consolidate or ipagsasama po namin ang lahat ng inyong outstanding loan obligation sa SSS. Mm-hmm. Kapag nakwenta po ng SSS yung principal at saka interest, tatanungin namin kayo, kaya niyo po bang bayaran ng buo yung principal at interest? Kung kaya niyo pong bayaran ng buo, buo din naming tatanggalin ang penalty. Kung hindi po ninyo kaya bayaran, mayroon din pong installment terms yung ating consoloan program with condonation of penalty. Yan ay para sa pag-condone ng inyong outstanding loan obligation. Madalas din kasi, Vanjie, yung napapabayaan o hindi natututukan yung pagbayad ng loan, at pag napapabayaan yun, umaakyat na umaakyat yung penalty. May time pa nga na dinideny na, hindi ko na-avail yan. Ay, oo. So may mga ganyan ding instances. Mahalaga po na inyo pong tutukan ang inyong pag-settle ng inyong loan obligations. Kung kayo ay nag-apply na salary loan at nabigyan namin kayo ng salary loan, kailangan nyo po yan bayaran. Dahil kung hindi po ninyo yan maasikaso, doon po namin yan babawiin pagdating ng inyong pag-retire. So bago nyo po matanggap ang inyong buwan ng pension, kakainin pa po muna ng SSS doon ang outstanding loan obligation nyo. At minsan ay malaki po
dahil may penalty pong napabayaan, so matagal pa bago matanggap ninyo ang inyong buwan ng pension. Mm-hmm. Kaya gusto natin mag-settle agad sila. Siguro sir, sa mga members, di ba working yan eh, every birthday yan, nagli-leave yan eh, may birthday leave din. Bigyan nyo ng panahon na puntahan din ng mga SSS branches or yung SSS records nyo, naku, bigyan nyo po ng panahon na i-verify nyo po, no? Para hindi kung kailan ho magre-retire, eh doon lang ho maghahabol ng mga pag-update ng hulog, pagbabayad sa mga utang nila. Di ba, sir? Yes. Yes, Vanji. Tama ka. Kasi, actually, patuloy pa rin pinapaibayo ng SSS ang ating mga programa na para nga lahat ay may online na. Mm-mm. Pag online na kasi lahat, may chance o may pagkakataon pong maasikaso talaga ng miyembro. Tama po. Even without taking a leave from work. Doon lang sana akong katanungan about sa asawa ko, member ng SSS. Namatay ang asawa ko last 3 years here in Japan. And the last time I checked, hindi po ako ang beneficiary niya. Ako. Nung binata pa siya, hindi na po naayos till namatay siya. Mother po niya ang beneficiary niya. Ah, okay. Ngayon, ang mother po niya ang naghahabol sa SSS ng late husband ko at wala raw akong karapatan. Ako. Ah, totoo po ba yun na wala akong karapatan kahit ako ang legit wife niya? Pwede po bang pakihingi ng tulong, Sir Carlo? Opo. Yan po, Ma'am Evelyn Amelia. Tunay na buhay po kasi ganyan. Hindi po katulad na ibang palabas sa TV, ano, Banji. Subukan po ninyong mag-apply. Uh-huh. Hindi din po, yung pag may namamatay na miyembro po, meron pong sumusubok mag-apply. Minsan po ay yung asawa, minsan po ay kapatid, minsan ay magulang. Subukan pa rin po ninyo, Ma'am Evelyn. Online din po ang filing ng death benefit. So baka maasikaso ninyo yan kahit kayo ay nasa Japan. Siyempre po, hihingan natin sila ng dokumento. Death certificate. Marriage contract. Marriage contract. So, sa aking wari, Ma'am Evelyn, ay may karapatan naman kayo. So, ang mungkahi ko ay subukan po ninyong mag-apply ng death benefit claim sa SSS at tignan po natin. Ang mga processing centers po ng SSS ay tatanggap ng inyong submission na online at amin pong aaralin. Maaari ding balikan natin si Ma'am Evelyn kasi baka may tanong tayo tungkol sa kanilang sitwasyon, kung ilan ng anak. Tama po. Kasi kung may anak po na hindi pa 21 years old, minor de edad, dependent po yun, nakakatanggap din po ng benepisyo ang mga dependent children. So, medyo masalimuot po yung kaso ninyo, pero ang mungkahi ko po ay subukan ninyo. Opo. Libre, Vanji, ang sumubok. Correcto, sir. Pwede siguro nating i-manage ang expectations natin. Huwag muna tayong umasa na ma-approve agad o mabilis. Pero subukan po natin. Libre po yung sumubok. Pero sa ilalim ng death benefit program natin, sir, ang primary beneficiary na may tutulong talaga yung lehitimong asawa. Yes, yes. So baka hindi sila in good terms ni mother-in-law, sir, no? Siguro magkasundo muna kayo at ayusin mo na yung mga documents mo, mga patunay, ma-establish ikaw yung talagang lehitimong asawa tulad ng marriage certificate mo mula sa PSA. Yes. Primary beneficiary ang spouse. Yes. Okay. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today.
Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!